Hi everyone, good evening, good morning, or good afternoon sa inyong lahat. This is Dr. Mike. I'm based in Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome sa ating Health Talk by Doc Mike. And another interesting topic for all of you tonight because we will be discussing brain aneurysm. We are live, simultaneous po tayo, broadcast on both or simulcast both on Facebook and YouTube. Tingnan natin ang mga viewers natin na nandiyan. Sana po nakikita niyo po ako both on our stream, both platforms. And how are you? Good evening po sa inyong lahat. And I think this is one of the most important topic because some of our viewers or some of our friends in Hong Kong or in Philippines have experienced mga relatives, kamag-anak na merong or nagkaroon ng aneurysm. Tignan lang po natin kung live tayo sa ating Facebook. Ah, oo. Live din tayo sa ating Facebook. Magandang gabi po sa mga viewers natin sa Facebook at magandang gabi rin po sa mga viewers natin sa YouTube natin. But anyway, first time ko pong ginawa itong live simultaneous on one platform. I'm using StreamYard and simulcast po siya both YouTube at saka sa FaceTime, sa Facebook natin. Anyway, ang topic po natin for tonight is brain aneurysm. I think previous week, we've discussed about abdominal aortic aneurysm. So allow me this evening to discuss another important medical condition or medical illness, what we call brain aneurysm. Meron po ba? Ayan, dami nating viewers. Marami pong salamat sa lahat ng viewers natin. Hindi ako makapag-ano ngayon, ha? Sobrang dami mga viewers natin, both on Facebook and both on YouTube. Maraming salamat po. Allow me to greet you later sa ating discussion. And if you have questions, feel free po to join sa ating discussion. Okay, so let's start. Siguro po nakikita nyo dito sa aking side, meron tayong mga illustrations about brain aneurysm. Did you know that one in every 50 individuals may have unruptured aneurysm? Okay? Ibig sabihin, yung kanilang aneurysm hindi pa po nag-rupture o hindi pa nag-burst. Yun po yung tinatawag na unruptured aneurysm. Every 18 minutes, patient may have brain aneurysm na nag-rupture. So at least every 18 minutes, ganun po kadami yung mga nagkakaroon ng ruptured aneurysm. There are 7 risk factors, 6 warning signs, and nakikita niyo po siguro itong picture na ito na headache, yung po yung common symptoms. So di-discuss po natin siya para po mas maunawaan ninyo ang aneurysm. Ang aneurysm po, pwede pong mangyari sa different parts ng katawan. Ito po ay blood vessel. It is a blood vessel, a major blood vessel that is nag-bulge, lumaki, or nag-balloon. Okay? Because itong blood vessel na ito ay nagkaroon siya ng weakness, and then pag sinasabing brain aneurysm, ibig sabihin yung pong ugat. Okay, meron din tayong picture na nakaano. Yung pong isang ugat o ugat sa utak, sa brain po natin, ay naglobo. Okay, nag-bulge po siya. Okay, pag lumobo siya, nag-bulge siya, usually po makikita nyo parang berry. Okay, kung nakakakita po kayo ng mga berries, para po siyang nag-lodge doon sa stem ng brain or doon sa ugat, doon sa brain po natin. Yun po yung tinatawag na aneurysm. And because through the years po, because of the pressure, yung blood flow na umaagos o dumadaloy sa ugat natin, nagkakaroon po ng panghihina or weakness doon po sa ugat na sa brain. Okay? Tandaan po ninyo, yung po mga viewers po nating nanonood ngayong gabi, meron po tayong discussion previously sa ating YouTube din, yung tinatawag na abdominal aortic aneurysm. Mas common po yon yung sa abdomen. Kung dun sa abdominal aortic aneurysm, common po siya sa mga lalaki, okay? Ito naman pong brain aneurysm, dahil po yung ugat na nag-bulge o lumobo nasa brain, mas common po siya sa mga kababaihan. So ayan, so mga nanonood sa ating mga kababaihan, yun po yung common. Ito pong topic natin ngayon ay common sa inyo. So isa-isahin natin sila. Ayan, maraming nanonood sa atin. Marami pong salamat, ha.
both platforms, yung pong mga nanonood sa atin. Ngayon po, kung ito pong ugat na ito ay lumobo, okay, napapansin nyo po, kung ang blood vessel po sa brain natin ay lumobo or nag-bulge, may possibility po na ito ay mag-leak, okay? Tumagas ang dugo doon sa loob ng ugat, okay? At maari din po itong mag-rupture or sumabog, okay? Mag-burst doon po sa brain natin. So tendency, yung pong dugo na dumadaloy doon sa ugat, doon po sa brain natin, alam naman po natin, yung ugat na yon sinusuplayan yung different parts ng brain natin, magkakaroon po ng problema. Okay? Pag nagkaroon po ng problema, syempre, hindi po madadaluyan ng oxygen or nutrients yung pong parts ng brain na yon. And yung dugo na lalabas sa brain, it would lead to severe headache. Ito po yung isang headache na hindi nyo makakalimutan sa buong buhay nyo kasi sobrang sakit nung headache na yon. Okay. So sabi natin kanina, may tinatawag na ruptured aneurysm, meron tinatawag na unruptured aneurysm. Maari pong sa buong buhay natin, wala tayong sintomas na nararamdaman, pero meron pala tayong brain aneurysm. Usually po kasi ang brain aneurysm, hindi po natin namamalayan yan. Hindi po natin nalalaman na may sintomas pala tayong nararamdaman related to brain aneurysm. Nadadiagnose lang po yan sa pamamagitan ng ibang test o ibang sakit na kung saan accidental findings minsan ang aneurysm sa brain. Like for example, meron kang migraine. Sabi ng doktor ninyo, ipapa-CT scan kita or ipapa-MRI. And then all of a sudden, doon po sa MRI or sa CT scan, doon po nakikita minsan na may aneurysm pala. So ibig sabihin, kung accidental finding yon, ang aneurysm po ay unruptured, hindi pa sumabog, hindi pa nagburst, or hindi pa nagli-leak. So may mga pwedeng gawin doon. Okay? Sige. Usually po, sa ang aneurysm po, based sa US study, tinitingnan ko po yung Philippine study. Hindi ko makita yung Philippine study ng aneurysm kung ilan. However, sa US, almost 6% ng mga Amerikano ay merong aneurysm na hindi nagbi-bleed. So, meaning unruptured. Okay? Yun po yung tinatawag na unruptured aneurysm. Samantalang ang ruptured aneurysm, ito po yung pag sumabog na yung or nag-rupture or nag-burst na yung ugat, yung aneurysm, usually naman po ito ay almost 30,000 Americans died every year because of this. And sa Philippines, nakita ko sa study ng Philippines way back in 2017, medyo matagal-tagal pa, 2% daw sa mga Pilipino merong aneurysm, unruptured aneurysm. So just imagine, ganun kadami rin. Kasi kung more than 100 million ang mga Pilipinos, 2% ng population natin merong unruptured aneurysm na hindi natin nalalaman. Accidental findings ang aneurysm na nakikita natin. Okay? Next, ang question nyo, mga viewers, for sure, ina-ask ninyo, sino ba ang nagkakaroon ng aneurysm? Diba? Napapansin ninyo, maraming mga celebrities or mga sikat na personalities na sa Pilipinas na namatay because of aneurysm. And dito sa Hong Kong, mga kababayan din natin, may mga kababayan din tayong namatay because of aneurysm. So ito po yung mga possible na tao na kung saan makakakuha ng aneurysm. Alam niyo po ba na ang aneurysm ay common between 35 years old to 60 years old? Okay? So ayan, pasok halos tayo dito. Although aneurysm can happen, brain aneurysm can happen in any age group, kahit po less than 35, pwede, pero very rare. Common po ito, 35 years old to 60 years old. So pasok na pasok ang mga kababayan nating OFW dyan. Pangalawa po, kung sino, mas common po ito sa mga kababaihan. Okay? Mas common po ito sa kababaihan as compared sa mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan po, mas common po yung abdominal aortic aneurysm. Okay? Sa kababaihan naman, brain aneurysm po ang common. Okay? So,
Pangalawa na po yon. Next one, meron po kayong family history so ng aneurysm. So maaring yung magulang ninyo, tatay or nanay or kapatid ay namatay po because of aneurysm or nagkaroon sila ng aneurysm at na-detect po kagad na may aneurysm sila. So mataas po ang tsansa na isa sa mga anak, isa sa mga kapatid ay meron pong aneurysm. So be very careful, mga kababayan. Next one, ito po very rare. Okay, wala naman po siguro sa mga nanonood sa atin ngayon na may genetic disorder, connective tissue disorder, yung tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome. Kung napapansin niyo po sa mga perya, okay, sa mga karnibal, meron po yung mga contortionists, yung pong mga binabaluktot-baluktot yung katawan nila, yung mga joints nila, nababali-bali nila yung mga joints, tapos yung skin, hyper-extended yung skin. Ito po ay isang rare medical condition, genetic disorder, autosomal dominant disorder, yung tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome. Ito po ay mataas din po ang chance na magkaroon sila ng aneurysm. Meron din po yung po mga kababayan natin na merong polycystic kidney disease. Okay? Yung pong polycystic kidney disease na kung saan yung bato, kidneys ng pasyente natin, nagkakaroon po siya ng mga cystic formation na kung saan maaaring magkaroon ng problem sa filtration ng ihi, okay? O kaya magkaroon ng UTI o magkaroon ng problema o infection doon sa kanyang kidney. Isa rin pong problema yon na mataas ang chance na magkaroon po din sila ng aneurysm, brain aneurysm. So, meron din po mga kababayan tayo or may mga pasyente rin na meron silang congenital birth defects. Ibig pong sabihin, pagkabata pa lang sila, pagkasilang pa lang po nila, meron na silang aneurysm or meron ng abnormalities doon sa kanilang mga ugat, particularly doon sa ugat sa brain. Okay? Kung po may mga abnormality, syempre hindi naman po natin kaagad nalalaman na ang bata ay may problema because it's a congenital, accidental findings din po yan pag na pa CT scan or pag na MRI yung pasyente natin. Doon po natin malalaman na, uy, aneurysm pala, meron palang aneurysm ang pasyente natin. Ayan, ang susunod yung tanong kanina, may mga tanong po kayo kanina na ito ba ay namamana? Ito ba ay hereditary? Ito ba ay nakukuha? Sabi ko po kanina, actually it's rare, but some people na merong relatives na namatay o nagkaroon po ng problema na or kapatid or siblings na merong brain aneurysm and ruptured or ruptured brain aneurysm, maari po magkaroon po na isa sa mga anak ninyo or isa po kayo na magkaroon ng aneurysm. So be very careful. Yung po mga kababayan natin, pwede po kayo magpatingin sa primary physician ninyo para po makukuha po yan sa pamamagitan ng history taking at saka physical exam. Okay? Ngayon po ang question natin sa susunod. Nalaman na po natin na ano po ang pinanggagalingan, ano ang possible cause nitong aneurysm na ito. Okay? Ngayon, binanggit din natin kung sino ang makakakuha ng aneurysm. Kung sino po sa mga nanonood natin ang mataas ang chance na magkaroon ng brain aneurysm. Next question ko po is, anong nagko-cause ng brain aneurysm? Siguro marami pong nagwa-wonder sa inyo, ano nga ba ang nagko-cause ng aneurysm? Bakit nagkakaroon ng aneurysm? Maaring isa po kayo sa may risk factors kung bakit or mataas ang chance na pwede rin tayo magkaroon ng aneurysm. Ang una po, kung tayo po ay naninigarilyo. Okay? Alam naman po natin ang paninigarilyo, marami pong effect sa katawan natin at isa po dyan ay pwede po tayo magkaroon ng aneurysm, brain aneurysm. Another one, possible din po, blood infection. Okay? Pangatlo, ito, most common sa ating mga kababayan. Did you know that high blood pressure? Ang high blood or hypertension, isa po siyang
nagkukos ng brain aneurysm. So, nagpapatingin po ba kayo? Nagpapa-blood pressure po ba kayo? Kinukuha po ba ang blood pressure ninyo? Because kung hindi po kayo nagpapatingin at hindi nyo po tinitake ang blood pressure ninyo, so, maaring may long-standing high blood po kayo at maaring po sa sobrang pressure ng dugo, impression po ninyo, pati po sa brain, maari po yung aneurysm na kanina, okay, na maliit pa yan, maari pong lumaki ng lumaki, and then may possibility po na ito ay sumabog or mag-rupture or mag-leak. Kaya po minsan may tinatawag na, uy, nagkaroon siya ng brain hemorrhage, okay, or nagkaroon siyang subarachnoid hemorrhage, so may dumugo sa utak niya, okay, maari po yung isang ugat sa utak ay pumutok, okay, or nag-leak or sumabog. So be sure po nagpapa-blood pressure po kayo. Okay, mga kababayan natin, particularly dito sa Hong Kong. Okay? Another cause po is yung mga kababayan din natin na gumagamit po ng mga pinagbabawal na gamot tulad po ng amphetamines, tulad po ng mga drugs, cocaine for example. Ito rin po ay nagli-lead sa mga kababayan natin na medyo lulong sa masamang bisyo. Mag-ingat po kayo because isa rin pong cause yan ng aneurysm, brain aneurysm. Or traumatic brain injury, pero syempre bihira naman ito because of accident or nagkaroon ng car crash. Ito po yung another factor for having brain aneurysm. Or kasabay po ng brain aneurysm po, yung sinasabi nating high blood pressure, pwede rin po na yung kinakain natin, nagkakaroon po tayo ng fatty buildup. Okay? Mahilig po tayo sa mamantikang pagkain, particularly mga saturated fats. Okay? Mahilig po tayong kumain ng mga deep fried. Mahilig po tayong kumain sa mga fast food. So, yung pong mantika na kinakain natin sa pagkain, okay, nagbi-build up po yan. And eventually, maari po magbara sa ugat-ugat natin. Kaya po, nagpapatest din tayo ng cholesterol, triglyceride, good cholesterol or bad cholesterol. Tapos yung ratio, tinitignan din natin. Because mataas din po ang chance natin kung meron tayong high blood, pati yung cholesterol mataas or triglyceride, so tendency po, tataas po yan at maaring magkaroon po tayo ng aneurysm. Lalo na kung may lahid din po tayo ng aneurysm. Okay? Ngayon, syempre sabi ko po kanina, hindi naman po lahat ng aneurysm ay nagra-rupture or nagli-leak. Kasi po kung normal naman ang blood pressure natin at aksidente, hindi naman nakita yung may aneurysm tayo, paano tayo makakaiwas sa aneurysm? Particularly, kung hindi siya nagbi-bleed, di ba? What causes brain aneurysm na dumugo or mag-bleed siya? Kasi yun ang kinatatakutan natin kasi hindi naman po natin, hindi naman po tayo lahat mapupunta sa doktor at magpapa-MRI because hindi po siya automatic na masakit lang ulo kaagad, MRI po ang gagawin. Unless otherwise, meron tayong sapat na budget because MRI is or magnetic resonance imaging is a very expensive medical test na ginagawa. Usually po indicated yan kung sa mga stroke patient or indicated yan kung merong severe headache, etc. Okay, similar with CT scan. Ito lang po ang mga babala ko sa ating mga kababayan. Particularly for those patient with high blood pressure. Napansin niyo po siguro recently that I posted a picture of our patient na ang blood pressure niya ay 200 plus over 132 yung blood pressure niya. Okay, may mga pasyente po kasi na long-standing na ganun po yung mga presyon nila. Mas nakakatakot po yun kasi sobrang taas ng blood pressure, maaring bigla na lang may magra-rupture or may magli-leak. Or minsan may mga pasyente din po tayo na merong yung tinatawag na white coat syndrome. Okay, white coat syndrome is ayaw po nilang nakakakita ng o pumupunta sa clinic or sa hospital tapos nakikita nila na nakaputi, okay, or may puting damit. Yun po yung tinatawag na white coat syndrome. But regardless kung white coat syndrome man yan or stroke yan or pending aneurysm yan, please be sure na makita po kayo ng inyong primary physician para po matignan po kayong mabuti. Okay.
Okay, ito po ang dapat nating iwasan, mga kababayan. Okay, lalo na po yung mga kababayan ko dito sa Hong Kong. Kasi alam niyo po ba na aside sa high blood pressure na pwedeng mag-cause ng aneurysm, ang sobra-sobrang stress, okay? An ongoing stress or sudden burst of anger, galit na galit ka or may nakaaway ka, or nakipag-away ka, so ito po ay nagbi-build up din at maaring mag-trigger po, lalong tumaas ang blood pressure, pag sobrang taas ng blood pressure, maaari pong pati yung brain natin tataas ang pressure at maaari pong mag-leak ang blood vessel dyan or mag-rupture ang blood vessel dyan and leading to aneurysm, okay? Another example po, kung paano tayo makakaiwas, ito rin, related din sa ating mga kababayan po dito sa Hong Kong. Alam ko po, masipag kayo, mga kababayan. Okay? Masisipag ang ating mga kababayang OFWs, particularly ating mga domestic workers dito sa Hong Kong at sa ibang panig ng mundo. Every day po, minsan nagbubuhat kayo ng sobrang bigat. Okay, mabibigat. Minsan nabubuhat kayo ng washing machine, ref, or mga aparador na binubuhat ninyo. Okay, kung may mataas po kayong blood pressure at magbubuhat pa kayo ng mabibigat, okay, lalo pong tumataas, nagbi-build up, okay? Lalo na pag-carry ninyo ng mabibigat na bagay. So tendency po, or pag-strain, pag umiiri kayo, pag nasa CR kayo, kasi po nagkakaroon po ng Valsalva maneuver. So tendency po yung pressure sa loob ng katawan natin tataas and then it can lead to elevated blood pressure at maaari pong bumagsak na lang po tayo pag ganun. Kaya po lalo na yung mga kababayan natin, pag nagsi-CR po kayo, early morning, di ba? Pag iri kayo ng iri dyan sa washroom, so nagbi-build up po yung pressure. Kaya po marami pong mga na heart attack, na stroke sa loob ng banyo kasi po yung pong pag-iire ay sobra-sobra, okay, pag po kayo ay nasa banyo, okay? And also yung pong mga kababayan din natin na may long standing high blood pressure na hindi nagpapatingin, okay, na hindi nagpapatingin, sasabihin nila ay okay naman po ako, wala naman po akong nararamdaman. Yun po ang masama, wala kayong nararamdaman. As I have said, ang aneurysm po, wala kayong nararamdaman na meron pala kayong problema sa blood vessel ninyo sa brain. Bigla na lang po yan, magli-leak, okay, or bigla na lang po yan sasabog. Dahil po through the years, para po siyang balloon. Yung blood vessel nyo, mag-expand ng mag-expand dahil po sa mataas ang pressure, pag po yung lining ng blood vessel, okay, pag po yung lining ng blood vessel, numipis na nang numipis, just imagine yung pressure dyan at lalaki ng lalaki yung parang bilog na nakikita po ninyo. Lalaki ng lalaki yan and eventually yung pong lining ng blood vessel magiging manipis. Pag sobrang nipis na po yan, maari po siyang sumabog at maari po ikamatay ng pasyente. Okay? Dahil po ang mararamdaman naman ng patient, Dito na tayo. For brain aneurysm, ang tanong, is it painful? Okay? Wala po kayong mararamdaman sa brain aneurysm kung unruptured. Meaning, hindi pa siya sumasabog, wala siyang leak. Kasi nga, hindi, wala kang mararamdaman. Okay? Sa sarili mo, accidental findings nga minsan yan. Or sometimes, patient doesn't even know. Hindi nyo po alam na meron kayo aneurysm pala. Accidental findings, kung mapa-MRI ka, masakit ang ulo mo lagi, o nag-migraine ka, tapos tines ang brain mo, nag-MRI ka, CT scan ka, tapos nakita lang doon na meron ka palang aneurysm or merong bulging doon. Otherwise, hindi po siya makikita. Okay? Wala kayo pong mararamdaman. Minsan po kasi ang aneurysm, maliit siya, and then through the years, lalaki po ng lalaki ang aneurysm ninyo, okay? Ngayon po, minsan, okay, doon po sa unruptured, okay, unruptured aneurysm, sabihin natin maliit siya, ngayon lumalaki na yung aneurysm, nagiging medyo prominent na sa brain natin. So tendency po, ang nangyayari, okay, explain po natin mabuti. Kung ito po ang aneurysm natin, kung lalaki po ng lalaki yan, so ang mangyayari po,
ito pong aneurysm na ito, itong ballooning or itong bulging ng blood vessel, ipupush niya po yung brain natin. So kumpaga, ito ang brain natin, okay, ito po yung aneurysm, tinutulak niya. Okay? Syempre po, through the years, lalaki po siya dahil tinutulak niya yung brain natin sa loob. Syempre, may skull po tayo, matigas po yung bungo natin, di ba? Dito nyo na po mapapansin na nagkakaroon kayo ng visual changes. Okay? Maari pong biglang lumalabo ang paningin ninyo. That's why last night, diniscuss po natin yung blurring of vision. Pangalawa, yung pong itim ng mata natin, okay, lumalaki po yung part na yon. So nagkakaroon ng enlargement or dilated pupil. Pero syempre, hindi nyo naman po mapapansin na yung black ng mata ninyo ay lumalaki. Tapos, minsan po nagkakaroon din po ng seizure. So, di ba po may kababayan po dito tayo sa Hong Kong recently, nagkaroon ng seizure din. Okay? Tapos po, nagkakaroon po ng numbness or tingling sensation po sa ulo or sa mukha. Okay? Para pong nawawalan ng sensation na nagnanam po ang mukha natin o yung head natin. Tapos nakakaramdam po kayo ng pain sa likod ng mata. Okay? So there's pain sa likod ng mata. Tapos yung vision na babago. Kasi nga po, meron pong blood vessel sa loob ng brain natin na tinutulak yung brain natin. So therefore, yung pong mata natin, doon po natin mapapansin. Okay? And then there's pain doon sa mata behind. There's neck pain. Okay? Kasi natatamaan din po yung ibang structure sa brain natin, particularly yung mga ibang ugat. Kasi nga, may lumalaki sa loob ng brain natin. There's neck pain. And some patient would experience nausea and vomiting. So gusto, parang nasusuka ang patient natin. Okay? Take note, ito po yung unruptured aneurysm. So hindi pa po siya nagli-leak, hindi pa po siya sumasabog, pero lumalaki na po sa loob ng brain natin. Okay? So yun po ang mapapansin ng patient natin. Okay? So ngayon po, ang question nyo for sure, susunod, yun yung unruptured aneurysm. Kung maliit, very rare, wala kayong mararamdaman. Pero kung lumalaki na siya, meron na kayong nararamdaman, yung binanggit ko. However, hindi po lahat ng pasyente, mararamdaman lahat po yun. Minsan po, bigla na lang pong, okay, yung pong aneurysm, kahit ganyan po, dahil po sobra ang presyon ng pasyente natin, maaring sumabog na lang po siyang bigla without any signs. Okay? Without any signs po, without any symptoms na mararamdaman, bigla na lang po siyang sasabog. So anong mararamdaman ng patient pag ganun? Okay? Ang first na mararamdaman ng patient ay sobrang sakit ng ulo. Okay? It's a severe headache na hindi nyo makakalimutan sa buong buhay ninyo. Okay? Usually, yan po yung sinasabi ng mga pasyenteng nakaka-survive doon sa ruptured aneurysm. Okay? 70% po na save kung agad nadala sa hospital. Okay? Kung kaagad na-attendan ng medical treatment. However, minsan po kasi, kung nagli-leak lang yan, okay, kung meron dugo na tumatagas pa konti-konti, yung pong manifestations ng pasyente, yung sintomas niya, pa konti-konti rin. So meaning po, pending na sasabog yan. Parang sa bulkan, okay, na kung saan lumalabas pa lang yung usok ng bulkan. And then eventually, maglalabas na ng mga lava. Parang ganun din po sa aneurysm. Kung may nararamdaman po kayong sakit ng ulo, tapos yung pain behind the eye, tapos nausea, vomiting, please visit your physician. Huwag nyo na pong patagalin. Huwag na po kayong maghintay ng mga ibang danger signs because mabilis po yung progress ng pasyente na may aneurysm. Severe headache, sometimes patient may have stiff neck, okay? Sometimes hilo, sometimes lead to comatose, dizziness, problem sa balance, difficulty of speaking, and sometimes weakness sa arms. So take note, ang mga sintomas po na nababanggit ko, halos kamukha po siya ng stroke.
kung mapapansin ninyo. So there's such thing as the hemorrhagic or transient ischemic stroke, etc. So dahil po mabilis po ang progress niyan, be very, very, very careful. Okay, paano po na-diagnose yan? Okay, paano na-diagnose yan? Usually po nakikita po ang aneurysm upon accidental findings kung may tinetest ang doktor sa brain or unless yung doktor magaling mag-elicit na magandang history tapos isasubject na kayo sa MRI. So depende rin po sa pasyente minsan sa kwento ng patient kung sasabihin po ng pasyente na may history po kami ng aneurysm. Kaya po yung mga doktor lagi po nila kayo tinatanong yung history of present illness or sometimes past medical history, physical exam, family history. Kaso may mga ibang colleagues din tayo, hindi tinatanong yung mga parts na yun. But these are very important because ito po ay mga risk factors na maaring wina-watch out natin para po sa current status ng pasyente natin. So sa lahat po ng kababayan natin, kaya po minsan, yung po pasyente nagtatagal sa clinic dahil po ini-elicit po mabuti yung nararamdaman ng pasyente. Kasi po minsan, yung pag nagpatingin ka, 5 minutes lang, yung mga nararamdaman lang kasulukuyan. Kasi po minsan, 90% po ng sakit ng patient nakukuha po minsan sa magandang clinical history and physical exam. Yung po mga laboratory test, supportive lang po yan, okay? Para po isuportahan yung impression na sakit ng pasyente. Kasi minsan, kaagad tayo laboratory test, without sometimes asking sa pasyente kung ano nararamdaman niya, kung kailan pa niya nararamdaman, and so on and so forth. Okay, to find out for brain aneurysm, para po malaman, ito pong mga structures na yan. Usually po, hindi lang po ninyo makita mabuti, clear. Ang aneurysm po usually nag-occur po siya doon po sa mga ugat, doon sa base ng skull o base ng brain natin. Okay, ayan po yung mga ugat na yan sa circle of Willis, pero huwag na natin anuin yan, pag-aralan yan, masyado na medical yan. Okay, maari po dyan sumabog yung nag-rupture ang isang blood vessel. Ngayon po, paano natin ma-find out na may brain aneurysm? Usually po, by imaging test. So, ibig sabihin po ng imaging test, yun pong procedure para po tignan kung yung lokasyon, yung size ng aneurysm, kung hindi pa po siya sumasabog or kung sumabog na siya, makikita rin po naman po yun, okay? So, iba po ang makikita nyo sa MRI plate. So, usually po ang nire-request ng doctors, yung pong tinatawag na magnetic resonance imaging, okay? Isa pong procedure yon, isa pong test yon. Pwede rin po yung CT scan, at iba pang mga diagnostic. Yung pong dalawang yon ang pinaka-common na nare-request ng mga doctors. Okay? And then, paano tinitreat? Marami pong procedures ang tinitreat ang aneurysm. Depende po kung gaano yung size niya, gaano po kalaki siya. Sometimes, definitely po, syempre, bubuksan po minsan yan sa loob o operahan yan. When I was a student, nag-assist na po ako ng isang pasyenteng may brain, nagkaroon ng rupture sa brain para tanggalin yung dugo na yon. But it takes number of hours sa operating room. Matagal masyado. Okay, para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, both on Facebook and also sa YouTube or sa mga friends nyo manonood, how can brain aneurysm growth or new aneurysm formation be prevented? Mapiprevent ba natin? For example, nakasurvive ang ating patient. Well and good, di ba? Nakasurvive. Or meron kang aneurysm. Okay, nakita bigla may aneurysm. What are the things that you should know? Okay? So that you would know how to take care of yourself because yun ang importante. Okay? Or sa mga hindi pa, dapat hindi naman nila alam. First, quit smoking. Since nabanggit po natin yung mga possible causes ng aneurysm kanina and smoking is one, so we can quit smoking, even passive yung passive smoking. Okay? So, kaya po natin yan.
umiwas, huwag manigarilyo. Pangalawa po, alam naman din natin na ang hypertension or high blood ay isang dahilan ba na pwede magkaroon ng aneurysm. So, we need to do something sa ating high blood like doing exercise, okay? Regular exercise, moderate exercise, but without heavy lifting. Bawal po kayong magbuhat, lalo na kung masyadong mataas ang presyon nyo. Regular exercise, moderate exercise will be good. At least 15 minutes to 30 minutes. Huwag nyo pong biglain ang katawan ninyo pag mag-exercise kayo. There are times when I ask patient, oh, nag-exercise ka ba? Opo, nag-exercise. Ano pong klaseng exercise meron na kayong ginagawa? Anong type of exercise? Yung pong paglilinis ko ng bahay, that is not considered an exercise, yung paglilinis ng bahay. Pag-exercise at least 15 minutes brisk walking, mabilis na lakad, okay, na kung saan yung iyong heart rate may changes, hindi yung pagpupunas-punas ng mga tables, ng bahay, you consider it as an exercise, okay? So you need to do brisk walking, need to do some running, dahil sa init ng panahon ngayon, mag-ingat din po kasi baka naman heat stroke or heat exhaustion ang mangyari pag po medyo makulimlim ang panahon or medyo padapit hapon, doon kayo mag-jogging. Okay? However, some patients, hindi recommended din ang pag-jogging sa kanila, particularly yung mga masasakit ang joints, yung mahihina yung joints nila or sobrang bigat, you can do swimming. Because swimming, at least, hindi masyadong pressured yung mga joints natin, particularly yung tuhod natin at paa natin. So you could do swimming. Okay, wag hiking naman sa inyo kasi pag hiking, pressure din ang tuhod ninyo pag nag-hiking kayo. Moderate walking, lalo na pag paakyat ng bundok. Pero dito sa Hong Kong, syempre, mahirap din po kasi alam ko naman po yung bahay dito sa Hong Kong, minsan nasa taas ng cliff, uphill, downhill, so mahirap. So, aside po from smoking, aside from regular exercise, you could also eat a well-balanced meal or diet, more on the vegetables, more on the greens plate, okay? More on fruits, yung po mga kababayan natin. Kasi minsan, matitigas ang ulo ng mga friends natin. May mga cheat day pa silang nalalaman. Okay? Mga nanonood na viewers natin, mga supporters natin. Okay? Lagi nilang sinasabi, ay, okay lang mag-cheat day kasi minsan yung cheat day na yun ang nakakapagpahamak sa atin. Particularly now, no, sobrang init ng panahon. Also, aside from eating a good balanced meal, you need to avoid alcohol, okay? Or the use of drugs, okay? Because these can lead to mga stimulants, can lead to development of aneurysm, okay? If you have a high blood pressure, you need to control your high blood pressure by diet, eliminate saturated fats and trans fat, okay, and lifestyle modification, lifestyle diet. Also, particularly those patients who are overweight and obese, marami po na naman sa ating mga kababayan, ang kanilang mga BMI ay lampas-lampas. Nandun sila sa overweight at nandoon sila sa obese 1. Wala pa ako nakitang obese 2 hanggang obese 1 lang nakikita kong patient natin. Please try to modify your diet. Try to lose weight because ito na po. Yung po mga nakita natin patient, usually more than 35 years old na sila. And sabi natin that brain aneurysm is common between 35 years old to 60 years old and it is common among women. Okay? Baka sabihin ng mga kalalakihan sa mga babae, meron pong mga kalalakihan din na may brain aneurysm. Kaso nga lang po, mas common po siya sa mga kababaihan. Ang sa mga kalalakihan po, sa mga late viewers natin, mas common po sa mga kalalakihan ang abdominal aortic aneurysm. Okay? So, kung po may kaibigan kayo or nasa labas kayo, kasama niyo yung kaibigan at biglang sobrang sakit ng ulo ng kaibigan ninyo at hindi siya makakilos at hinahawakan niya yung ulo niya, mag-dial na kayo ng emergency hotline number para po masugod ka agad yung
friend ninyo sa hospital, because I've seen patient na on the spot of face to face na may aneurysm, so sobrang sakit niya, then diretso po siya sa emergency room and then ICU, then from ICU comatose po siya, and then there are times po the family will decide ito po yung masakit na part, because my aunt died because of brain aneurysm, and the doctors told us, the relatives, na gagaling man po siya, meron na pong paralysis na mangyayari, but we don't know that after the operation kung gaano pa po siya katagal magstay, and kung ano po ang mga deformities or may mga problems na mangyayari po sa patient. So ayun po, then my aunt died after, I think after a week of comatose sa hospital. So before mag-develop lahat po ng ito, try to prevent po. Yung po mga conditions na sinabi ko kanina, alamin po natin. Okay? So eat healthy diet, limit your caffeine, avoid stimulant drugs, okay? Quit smoking, and manage your condition, particularly if you're taking medications for your high blood pressure. Huwag po tayong matigas ang ulo sa pag-inom ng mga gamot natin, because pag bumababa na ang blood pressure, sasabihin natin, ayoko na. Ayoko na mag-take ng medications for blood pressure. Minsan po, lifelong medication na yan kung kayo po ay may mataas na blood pressure. Okay, and then always visit your physician para po magabayan kayo. Do not take over-the-counter medication. Minsan po kasi yung mga gamot na iniinom nyo ay minsan hindi akma, okay, doon sa problema po ninyo, particularly for this type of condition. So, remember lang po, okay, before tayo po magtapos, yung pong risk factors na banggit natin, smoking, high blood pressure, a family history, patient between 35 years old and 60 years old, okay, women are increased risk compared to men, okay, the use of drugs or stimulants or mga illegal drugs, or possibly because of traumatic head injury. These are the 7 risk factors for brain aneurysm. And remember these 6 warning signs, mga kababayan. Okay? A localized headache, sobrang sakit. Dilated pupil, yung pong black ng mata, malaki. Okay? There's blurring of vision or double vision na mapapansin ninyo. Pag napapansin nyo na, masakit ang ulo, malaki yung mata, yung black ng mata, lumalaki, and then nagdodoble yung paningin mo. There's pain, okay, behind the back of your eye. There's numbness, or minsan yung manhid yung face mo, okay, and difficulty of speaking. These are the warning signs po ng aneurysm. Hindi man po aneurysm, kasi halos pareho sila ng stroke at saka aneurysm. So please go to your physician. Huwag na po kayong maghintay pa. Kung ito naman po mga binanggit kong ito, nabanggit din po natin yung mga risk factors. So kung pong yung blood pressure ninyo ay unstable, uncontrolled ang blood pressure po ninyo, please visit your doctor. Baka po kailangan nyo ng maggamot para dyan. Or baka po mataas ang cholesterol ninyo na hindi nyo man alam, lalo na yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong na never pang nagpatingin for the number of years. Okay? And try po. Kasi you need to value your health, your body. Because yung pong mga ginagawa natin dito sa Hong Kong, sobrang bigat minsan po ng trabaho ninyo. Kailangan nyo pong malaman minsan yung health condition po ninyo para po magpatuloy pa kayo at makapag-perform pa kayo sa mga trabaho ninyo dito sa Hong Kong, at para po wala kayong worries, at also your loved ones sa Pilipinas, para hindi po mag-worry sila sa inyo. Okay? Remember that in brain aneurysm, it is a sudden,
severe headache, baka po yung sasabihin ng iba, ako po doc, masakit po. Hindi po ganyan ang sakit. Hindi po yung sakit na ngayon may sakit, bukas wala. Ito po ay very intense yung sakit. Extremely, na sobrang, very, very severe headache. This is with or without impending stroke symptoms. So it might be a sign of this brain aneurysm. So yun po mga risk na banggit natin at saka 6 warning signs. So now, nasa sa inyo po yun, mga kababayan. Okay? Please monitor your blood pressure kasi po yun ang unang-una. Tignan po natin ang blood pressure natin. Eat the right kind of food. Eat healthy. Huwag pong ma-stress. Kasi parang mahirap yun natang yung stress na yun because of sudden emotion, sudden burst of emotion. Nakakagalit minsan. Okay? Tumataas ang presyon. Baka po mag-leak ang blood vessel dyan or sumabog or magkaroon ng rupture. 70 to 75% of patients, they will survive after the aneurysm, rupture aneurysm, kung madala ka agad sa hospital. And it depends on the severity. However, sometimes, dahil po sa tagal, bago madala sa hospital at nawalan ng blood supply ang brain, maari pong namatay yung pong mga brain cells, namatay yung mga tissue surrounding the brain. So, yun po minsan ang nagkakaroon ng problem. Minsan, mas magsusurvive sila, may mga paralysis sa katawan po. Okay, so with that po, maraming salamat sa pag-join ninyo ngayong gabi sa lahat ng mga viewers natin, both on Facebook and also on our YouTube. Kung na-miss nyo po yung episode natin dati about abdominal aortic aneurysm, please watch that episode as well because this is related to this one. Ilang celebrities na po ang namatay. Wala pong pinipili ang brain aneurysm. Kahit po common sa babae, may lalaki din po nagkakaroon ng aneurysm. Okay? At wala din pong edad na pinipili kasi yung sikat na celebrity sa Pilipinas died of cerebral aneurysm few years back, di ba? May mga politicians din na matay because of aneurysm. At meron din tayong kababayan recently dito sa Hong Kong died because of aneurysm as well. So, bottom line, we need to be healthy. We need to do something sa health natin. It's not too late. Kung pong yung mga kababayan natin nag-iisip, ay, ganito po kasi, mahilig pong magluto ang aking, o lagi pong mamantika ang kinakain namin. It's a choice. Remember, what you eat is a choice sometimes. Okay? Pwede naman po kayo magluto ng pansarili nyo siguro, or sometimes eat the vegetable. Okay? Huwag masyadong mamantika ang pagkain. Remember, pag bumibili kayo ng mga pagkain, tignan nyo po yung sa label kung may saturated fats at saka mga trans fat. So, bawal po yan. Iwasan po natin. Okay? So, sa lahat po ng mga viewers natin, I hope may isa-isa ko kayo na nandito sa aking platform. Allow me to greet all the supporters. Maraming salamat po sa mga bagong supporters natin sa Facebook page natin. If hindi pa kayo supporters, please support our Facebook. Become a supporter. I-click nyo po yun and all the proceeds and all the things we would give back to the community. Because my dream is tulungan ang ating mga kababayan na magpagamot sila sa abot ng ating makakaya. Bigyan sila ng mga test, mahalang procedure. Because some of them, even if they have insurance, health insurance, sometimes limited ang premium ng insurance nila, they cannot do yung mga iba't ibang test na pwedeng ipagawa sa kanila. Just recently lang po, allow me to share this story. We've had a patient recently. She was diagnosed to have elevated blood pressure and elevated sugar. Supposed to be for vaccination po siya. However, sobrang taas po ng sugar niya and sobrang taas ang blood pressure niya. So, hindi po siya binigyan ng vaccine. However, because the patient was terminated, she could not afford to pay for the medical expenses and the medical lab tests. So, with the generous friends and
with the mga viewers natin, may nag-support po sa kanya, and true enough, and also the medication, sinuportahan po natin yung kababayan natin, and luckily now, normal na po ang kanyang blood sugar, normal na po ang cholesterol niya, for treatment pa po siya, kasi alam naman po natin, pag meron kayong diabetes at saka high blood, yung po mga medications ay pang long term, at before po siya uuwi ng Pilipinas, we want na okay po siya, at makakabalik siya sa Pilipinas na normal yung health niya. Continue na lang po sa Pilipinas. Yung mga friends ko sa Philippines, hindi ko alam, nakalimutan ko kung taga saan si ate. We will endorse sa mga friends natin, doctors sa Philippines, para at least pagdating niya sa Pilipinas, makontinue yung healthcare para sa kanya. So marami pa po, hindi lang po siya, we have other patients din. Mga kababayan nating nanonood dito, they keep on messaging me. Sana po lumaki ang ating group. If you you could share, you could like, you could subscribe, para po marami tayong matulungan ng mga kababayan natin, particularly dito sa Hong Kong, na baka po akala ng iba dahil nandito sila sa Hong Kong, okay na okay po ang buhay. Hindi po, minsan po kasi yung kanilang pagdating sa health, hindi po nabibigyan ng priority ang health, because trabaho ng trabaho, or sometimes alam nyo po, dito sa Hong Kong, yung po mga viewers natin sa Philippines, so sa ibang mundo, baka po hindi nila naiintindihan ang healthcare system po, kasi minsan dito sa Hong Kong in particular, kung po gusto mong magpatingin, for example, may gusto kang pagawa or pa-opera, for example, minsan po by schedule, at minsan yung schedule next year pa po, or kung minsan may papatingin kang bukol, for example, maaring yung bukol lumaki na through the years, medyo matagal po. Okay? So, ayun po. Although meron naman pong private clinic, private hospital, kaso po malaki po ang bayad doon. Or minsan pipila po sila ng matagal sa mga district health center or sa mga public hospital. Okay, maganda po ang health system, healthcare system. However, hindi po kagaya sa Pilipinas, gusto mong pumunta ngayon, matitignan ka kaagad. Because here in Hong Kong, sometimes it may take some time, hindi man months, minsan years. Kagaya ng isang patient din na may myoma, umabot na ng 2 taon na hindi pa naooperahan. But anyway, bottom line po dito is, thank you sa inyong lahat po, mga supporters, sa mga viewers po natin. Marami pong salamat, Malaya. Magandang gabi po. Gloria Morata. Miss Normie Pata, Ma'am Normie. Thank you so much for being a supporter. Deli Ganaban. Thank you. Honey Love. Silen. Thank you. Chona Blancaver. Congratulations, Chona. Alam ko, di ba, normal na normal yung sa yung mga test. Angela Padernal. Miss Loria Sue. Oh, sabi ni Loria. So, sorry for hearing this. Yan ang kinamatay ng mister ko, sabi niya. I'm sorry to hear that, Miss Loria. Christy, thank you so much, Aspirin. Mary Jean Corial, maraming salamat. Jennifer Texon from Tin Shui Wai. Everclick, good evening po. Anastasia Gray, good evening. Precious Tabilin, Emma Rosario, maraming salamat. Sandara from mainland China, Emmy Ignacio, thank you. Maria Sakaten, Aqua 22, Candida Servan, Chris Ignacio, Gnosis Batang, Grace Marie, Elrock Manahan, Aaron Marquez. Is this Aaron Marquez? Nakakilala ko. Hi, Aaron. Adrian Vertrudes, Salve Buefe Buena. Hirap naman ang pangalan. Maria Corazon, my mother died because of brain aneurysm. Sorry din po. At least po ngayon, nalalaman niyo po what is the cause of aneurysm, so you can take care of yourself. Particularly, sabi ko kanina, it runs in the family. Linsangan K, maraming salamat. Gemma Mersano, May, thank you. Ines Ayuman, Akira, maraming salamat. Marjorie Rosal, Anjo,
Miss Balugo, Miss Ria Garcia, Flor Landicho from Siongshoy, Miss Riva Deniera. Good evening. MJ Buenavida. MJ, thank you, MJ. Si Ron, magandang gabi from Fanling. Rosa Atienza from Kuntong. Mirna Obilia from Happy Valley. Miss Abrahan, thank you po. Bing Desa Kasahe, good evening. Janelle from Tinhao. Maleya. Causes po kaya ng ganyan? So yun, I mentioned yung causes kanina, di ba? Thelma, magandang gabi din po sa inyo. Sumasakit ko lalo, sobra init, the signs of symptoms of aneurysm. Oo. So, Singson, yung mga super chatters natin, maraming salamat. Anne Maribel, attendan, magandang gabi po. Vivian Acob, maraming salamat. Salome, from Taiwan. Miss Delia Sato from Tokyo, Japan. Miss Delia, kumusta po sa inyo? Okay. Bing Kagado, magandang gabi. Anne Rose, Anna Rose. Miss Sharon Faustino, maraming salamat. Ellen Masil from Pacifica. Uy, malapit lang. Eva Vivar. Good evening po. Rosiel Abante, maraming Pamela Enriquez. Bernie Dinglasa. Hi, Doc. Ask ko lang po, diabetic ako. Ang problema ko, yung mata ko lumalabo. Ano po ang gamot? I advise Miss Bernie Dinglasa, you see the doctor first before ka maggamot. Gaano kataas ang sugar mo sa katawan? Although this is not related, diabetes is not related to this one, but you should visit your doctor para po malaman kung ano yung sugar level mo muna before ka maggamot. Because meron pong specific category po dyan for diabetes. Kung single drug muna or dalawang gamot na or baka insulin na. So depende. Miss Barry Malabana na taga Laguna, maraming salamat. Jane Tolentino, maraming salamat Jane na taga Bataan. Bernie Gemma De Jesus Slay. Sino pa pa? Ang dami palang nanood sa atin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo, ha. Brengan, maraming salamat. Dahil po ginawa natin siya both on YouTube at saka sa Facebook page natin. Sige, gawin ko nga sa susunod dito para mas maganda. Okay? Wilma Ferrer, maraming salamat po. Irma from Yunlong, maraming salamat. Mga top fan natin yan, mga top viewers natin. Noah, magandang gabi po. Miss Noah Amelia, okay, from Fotan. Sandara, lulong sa utang. Oo, siguro ito yung sinasabi sa stress. I know. Pag-stress, pag sa utang, ayan, isang factor din po yan. Baka po ma-stress kayo masyado, sobra-sobra yung stress and leading to aneurysm. Okay? Hindi lang aneurysm, marami pang ibang sakit dahil sa utang. Diba? Miss Cadiente, Jemel from Prince Edward, Mirna Ban Sifra, mid-levels. Jeneline Bato, magandang gabi po. Melody, maraming salamat. Jessica Haniva, maraming salamat from Shawson Hill. Lydia Custodio from Wuhan. Saisi Sarah, magandang gabi. Miss Luz Peñaranda, I've seen Miss Luz last Sunday sa Philippine Consulate. Nilda Amos, maraming salamat po. Miss Saragosa from Shatin. Miss Flor Daro from Taipo. From si Sarah from Caloocan. Magandang gabi po ha, yung mga nanonood from Philippines sa atin. Si Miss Barry, tsaka si Si. Tama po ba? Almira, maraming salamat po Miss Almira. Thoughts Anne, thank you. Wilma Gutierrez, thank you. Miss Nora Monreal from Pampanga. May viewer tayo from Pampanga. Maraming salamat Miss Nora. Okay. Miss Guerrero, ay, bakit bigla nag-jump siyang bigla? Nasaan na ako? Nawala po ako. Pasensya na. Nawala. Sino pa ba yun? Sino yung last kong tinawag? Bakit po siya nag-jump? Okay. Maria Corazon, Kat Del Valle, thank you. Sino po yung... Pasensya po kasi bigla siyang nag-move. Hindi ko napansin. Miss Rodriguez Christy, Josie, because I want to greet all of you because you took time po
to watch us. Labs, Rula, NMG, Miss Hagos from Ripples Bay, Parafina, appreciated of all your topics. May God always bless you. Maraming salamat po. You could also watch our previous episodes, ha? Sometimes po, baka sabihin po ng iba na bakit puro health. Minsan po may mga lifestyle tayo para minsan yung light moments naman natin, hindi po, puro serious na mga medical topics. Because sometimes may mga ginagawa tayo para po mawala yung stress natin. Yun ang importante, di ba? Janet Paula De Leon, thank you so much. Shirley Torres, taga Hong Kong po ako, ha? Yung pong nagtatanong, hindi, taga Pilipinas po ako originally, but based na po ako dito sa Hong Kong. Miss Abuan Innocencio, maraming salamat po. Maria Corazon from Ripples Bay, Jang, thank you. Calves, Miss Nora Celis, maraming salamat po sa inyo. Che Dunuan, sino pa ba? Joy Tangyan from Park Island, Mawan. Ems, Hong Kong, thank you. Teta Berna Proctan, big help po sa amin. Maraming salamat po. Every time that I would read something that this episode would give some enlightenment, education, empowerment po para sa inyo, masayang-masaya na po ako doon. That in my own little way, I could share my knowledge po, my medical knowledge, my exposure, my experiences sa inyo pong lahat. Delia Del Rosario, thank you. Magandang dilag. Thank you so much. Ana De Vera from Clearwater Bay. Lily Quiñones from Baguio Villa. Daisy May, thank you so much, Daisy May, for the nice comment. Beth Lahina, Futosa, watching from Chunwan. Pole, Maon Chan, Charms Bermejo, watching from Pinas. I see Charms Bermejo, maraming salamat po. So once again po, this platform, this platform to voice my advocacy, to share my learning, share my field predicting po sa health. This is the thing that I want to share to all of you, to Wing Gabi. I know lahat po kayo busy pag po gabi, naglilinis po kayo, nag-prepare pa kayo ng mga ano nyo, but you give me a specific time po, binibigyan nyo po ako ng oras para po mapanood nyo ako, mapakinggan po ninyo ako kahit po busy kayo. I really appreciate so much para po maging aware tayo sa ating kalusugan. So with that, maraming salamat po. I know marami pa kayong gagawin. Huwag po kayong magpuyat. At bukas, it's another beautiful day na naman sa atin. At always be healthy, be safe, be nice to all. And again, this is Dr. Mike. Please don't forget po to share, to like, and subscribe. And also be a supporter doon sa ating Facebook page. Once again, have a great night, everyone. This is Dr. Mike.